itinampok ng Filipino pop group na SB19 ang hand-woven fabrics na kanilang ginamit sa kanilang performances sa Philippines-Korea Cultural Exchange Festival. Samantala, excited na sina Sejun, Stel, Josh, Ken at Justin para sa kanilang kauna-unahang online concert. Ang entertainment news, iahatid ni Phoebe Publico. Ibinida ng Filipino pop group na SB19 ang kulturang Pinoy sa kanilang performance video para sa Philippines-Korea Cultural Exchange Festival. Tampok sa naturang video ang SB19 members na sina Sejun, Stel, Josh, Ken at Justin na nakasuot ng mga hand-woven fabrics habang nagsasayaw sa ilang sikat na landmark tulad na lang ng National Museum of Natural History at Rizal Park. Itinanghal ng grupo ang kanilang mga kantang Alab at Go Up. Super proud po kami kasi parang di ba si Philippine-Korean Exchange Festival nga po siya. Na parang kami po yung napili nila para maging parang mag-represent ng Philippines dun sa event na yon. At parang makapag-perform po, mapromote pa po natin yung parang, yun nga po, yung luneta part. Parang super ano po kami eh. Kasi sabi nga po na nila, sobrang hirap daw po makakuha ng mga permits doon, mga everything. Ganun, parang makapag-shoot lang doon. And parang tuwa-tuwa po kami kasi kami po yung parang isa sa mga pinalad para po mapakita namin yung ganda ng Pilipinas. At maging parang, maging touch of Pinoy po talaga kasi pati po talaga ang sinuot namin. Kami po yung nag-customize noon din po, pina-customize po namin sa batik. Using the, super proud po kami na nare-represent po namin ng Pilipinas at pinapakita kami sa buong mundo kung ano meron tayo. Ang Philippines-Korea Cultural Exchange Festival ay isang taunang pagdiriwang ng pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea. Sila din ang kauna-unahang Filipino group na napabilang sa next big sound chart ng music publication na Billboard na sumusubaybay sa mabilis na pagsikat ng mga artist at sa mga music website. Yung kultura po natin, makikita niyo po, malalaman niyo po doon pag napakinggan niyo po yung mga lyrics ng mga namin. Talaga bang masasabi na Pinoy ito? Ganun po. Ganun po lang lagi yung mindset namin when it comes to our music. At sana po, in the future, mas makilala pa yung bansa natin through our music. Siguro po, matulad po ng mga nangyari sa ibang bansa, kumbaga, pumapasok yung turista sa kanila dahil sa music nila. At the same time, pag pumasok na yung mga turista, makikilala nila, makikita nila yung mga sceneries dito, yung ganda ng Pilipinas, kung anong meron tayo. Hopefully, in the future, yun po, mas nakatuparan na yun at mas maraming pang pumasok na gumanda po yung economy natin dahil nito. Samantala, hindi na rin maikakaila na sobrang excited na ang fans at mga supporters ng P-pop group na SB19 para sa kanilang upcoming global live stream sa November 21, 2020, alas 2 ng hapon. Marami kaming hinanda ng mga bagong performances at syempre yung mga lahat po ng songs namin doon sa aming album na Ganito Zone ay i-perform din po namin. So sana po ay supportahan yung panoorin nyo dahil po ang portion din po nung kikitain ng concert ay mapupunta rin po as a donation para po sa mga naapektuhan ng mga calamities na napagdaanan. Kamakailan din nang inirelease officially ang music video ng kanilang latest single na Hanggang sa Huli at sobrang nagustuhan nila ang konsepto nito na animation ang dating. Na, kasi nga po, dapat po kasi initially talaga, dapat po actual music video siya na may kita kami, mag-a-act kami dun sa screen. Pero since nga po pumasok yung pandemic, isa po sa staff namin before, na pag-decide niya, nag-suggest siya dun sa heads and sa amin po na, what if gawin natin siyang animation? So lahat po nung plans namin na parang, why not? Pwede naman natin something new rin na may papakita sa mga Filipino na animation music video and na may story, ganyan. So, ayun po, nag-conceptualize kami, tinanong ko sila kung ano yung mga gusto nila parang role or places sa character nila. Ganyan, nag-suggest din po ako. Tapos, ginuman ko po ng storyline, gumawa po ako ng storyboard, and then, ayun po, nakipag-usap kami dun sa animator na meet namin si Sir Juju, and ayun po, we're happy naman po sa result. At bago matapos ang taong ito ay ipinahayag ng grupo ang kanilang pagpapasalamat gayon din ang kanilang paghahanda sa pagpasok naman ng 2021. At ngayong 2020 po dahil patapos na po, syempre isa po sa talaga sa pinapasalamatan namin syempre wala iba kundi po syempre yung 18 din, naging sobrang malaking bahagi rin po sila
ng tinatahak po namin ngayon. Marami po silang aabangan sa 2021 eh. Hopefully, matapos na yung pandemic at matapos na rin yung mga kinakaharap natin mga problema. Pero po kasi, kumbaga, since next year, panibagong yugto, gusto po namin panibagong SB19 din po yung mangyari. Ipinakilala at nagsimula ang career ng SB19 sa bansa noong October 2018 sa kanilang Tila Luha na sinundan ng ikalawa nilang kanta na Go Up. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico, we live in interesting times.